Hello mga ka-update po, paano ba mag-apply ng housing project dito sa Manila? So ang gagawin lang po natin is mag-apply sa link na to sa googlesite.com at i-share ko rin din po ito sa ating description box. At nung nag-apply po ako nito, nitong buwan lang po, wala na po yung Baseco tsaka yung condominium 1 and 2 dun sa mga choices. So yung mga natira is binondominium, San Lazaro Residences, San Sebastian, tsaka sa Pedro Hill. So itong apat na lang po yung pagpipilian. So mas maganda mag-apply na rin po kayo ng mas maaga. Tapos meron po tayong assessment po, pabahay para sa malenyo registration. So syempre bago po tayo mag-register, tingnan muna natin kung pwede tayo dito sa kanilang mga mechanics. Tayo ay isang Pilipino, nasa wastong edad, tapos naninirahan sa lungsod ng Maynila. Tapos kabilang po tayo sa mga pamilya na maliliit lamang ang kita na tinutukoy bilang mga taong mas mababa ang kinikita kesa sa doble ng official na poverty line na itinakda ng Philippine Statistics Authority or PSA. Nung search po ako dito sa PSA para po sa poverty line, meron lang po tayong threshold, no? Of 12,000 pesos on average for a family of 5 per month po. Number 5, walang pag-aaring lupa, bahay o karapatan sa isang lupain o nasa proseso ng magkakaroon ng lupain kung saan man dito sa buong Pilipinas. Tapos kailangan lang po natin ng mga required na documents. Ito po yung letter of intent. Naka-PDF format, dalawang valid ID po, naka-PDF format din po, birth certificate, tapos barangay certificate din po. Libre lang naman po yung barangay certificate po. So, kailangan po naka-PDF format po siya at hindi naka-Microsoft. So, yung sa letter of intent po, i-address lang po natin dito sa kay Mayor Isko and kay Dr. Hani. And through po kay Sir Alexander T. Rosete, yung officer in charge po ng Manila Urban Settlements Office. So sa letter po natin, ito ay liham ninyo sa pagsasaad kung bakit po ninyo gustong mapabilang sa programang pabahay ng lungsod. So pwede po dito yung Tagalog po. Ayan, so kung nasubmitan po natin lahat ng mga requirements natin, okay, makakatanggap po tayo ng email na parang nagpapasalamat na nag-file po tayo at isang beses lang po tayo pwedeng mag-file. Ayan po. So, ganun lang po tayo mag-register po para sa pabahay dito po sa Manila. Maraming salamat at sana nakatulong pong video na ito.